Tatra. Hello mga kababayan, tayo lahat ay mahilig kumain ng okra. Pero paano ba tayo makapagtanim ng okra kung ikaw ay nakatira sa malamig na lugar at tatlong buwan ang sama? Okay, nagsimula po kami magtanim ng month ng March. And then, sa maliit na paso, tray. Maliit na tray. Then, transfer po namin sa palaki na pot. Dahil sa malamig ang lugar dito, ay tatandaan po natin na ilipat po natin sa greenhouse. Tandaan po natin na dapat last frost is May 15. So, pwede na natin siyang ilipat sa loob ng greenhouse. Ito po ang greenhouse namin. So, ipapakita po namin kung paano po kami nagtanim ng okra after po ng last frost. So, makikita po ninyo dito ay okra. Halos nasa 50 cm ang and then zigzag way, and then meron po kaming portulaca, cover crops, porcelain sa English, and then sibuyas. Una sa inyo din po kung ano yung gusto nyong kainin. Pwede nyo pong ilagyan ng salad or radish kung ano po yung gusto ninyo. So, sa ganyan pong paraan ng pagtatanim ay makakasave po tayo ng area, and then solid po yung pagtatanim. And then sa pag-grow naman po, pag-aalaga ng tanim ay yung gamit po namin. So, mahalaga po yung compost na mayroon pong sapat na power yung soil, then energy ng plants. And then, maganda po pumili ng okra variety. Yung mabilis po siyang magbigay ng bunga. So, pagkalipat nyo po ng after frost, makikita po ninyo dito. Ayan, so naka-harvest na po kami dito ng mga tatlo. And then, meron pong susunod. And then, makikita po natin dito. Ayan, magbibigay pa po sila ng maraming bunga. So, tutubo po siya hanggang sa may panahon. And then, gumagamit po kami ng nettle water para sa liquid fertilizer. So, yun po ay makakapagbigay ng power sa halaman. Makikita po ninyo na hindi po lahat ng halaman ay maganda po yung tubo. Ito ay medyo maliit, pero makikita po natin na nagbibigay pa po siya ng bunga, bulaklak. Ayan, maganda po yung bulaklak. And then makikita po natin na dito magbibigay po siya ng apat, then tumutubo pa po siya. Tingnan po natin susunod, and then sa baba makita po natin na dito mayroon pa po siyang makikita po natin na dito may yung paraan na po ng pagtatanim namin ng okra ay salad, kasama po niya ang salad, and then sibuyas. So makikita po ninyo may bago po ako nilagay dito na salad. Maganda po yung sa taon na to ay maganda po yung okra, yung pagtanim namin ng okra. So sa susunod na taon naman po ay sisikapin po namin na makaabot ng 600 na okra yung matatanim namin. Yun po ang update namin sa aming okra sa loob ng greenhouse, sa pagtatanim. And maraming salamat sa pagpapanood.